Hello guys, good afternoon. Guys, nandito tayo ngayon sa tindahan sa Paco. Then, syempre wala kaming magawa ngayon. So, nandyan sila si Chari at si Gilbert. Hi sa inyo yung dalawa. Dapat masigla kayo ha. So guys, nandito tayo. Papakita ko sa inyo ano yung mga produkto na nandito sa shop namin. Actually, yung shop namin guys, located at 1515 PNR Mansion, Santo Sepulcro Corner, Quirino, President Quirino Avenue, Paco, Manila. Okay, so dito tayo mag-start sa OZX Mbuto Classic. Okay. Guys, yung produkto namin, itong OZX Mbuto Classic na buo ko to during 2012-2013, ganun. So, first products nito, ito yung mga first product niyan, yung jersey. Tapos, pinalabas ko doon sa shop namin sa Dumaguete. Yung shop namin sa Dumaguete, wala na ngayon. Nung pandemic, nag-close kami. So, yan. Then, about sa mga products, yan. Guys, kung makikita nyo yan, ang storya kasi nito, ito, tanggalin ko ha. Ano yan eh? Surfboard, longboard yan, nasa mga 9 feet. Diba? Tapos may nakapangalan na OZX Mbuto Classic. Yan. So nakapangalan ko, tapos nag-design ng graphics. And then, shaped by Dandoid Yongko. Hey! So, ang story kasi niyan, before, that was 2017, gusto ko sanang mag-open ng shop sa Siargao. Kaya, pinasample ko na yan. Kasi, doon sana to ibebenta, i-market yung OZX Mbuto Classic sa Siargao. So, kaya nagkaroon siya ng mga maraming gamit na ngayon. So, bukod sa jersey, meron siyang mga gloves, yan, na OZX Mbuto Classic, yan. So, bukod sa gloves, meron din siyang mga motosacks, scarf. So, actually, in short, si Mbuto Classic pwede siyang mga scrambler, vinduro, yan. Meron pa akong headlight na vinduro na available. Okay? So, sa baba dito, yung mga mahilig din sa mga lumang style na boots, meron din tayo yung Red Wing yan. Yan, Red Wing. Ano yan? Gamit din para sa ano yan? Sa mga vinduro or sa classic na mga jersey. Marami to, maraming design to. Tingnan natin. Yan, isa sa mga luma yan. Actually, itong jersey na to, lumabas to sa magazine. Sa Z Magazine. Sorry. Yung sa, ano ba yun? Cebu Pacific na magazine. Lumabas yan. Nandun din ako nun. Kasi pinifuture nila yung tindahan sa Dumaguete. So, yan. So, karamihan ng mga jersey dito, may mga Paris na pants yan. Katulad nito. Yan. Yan, classic na jersey din yan. Pero yung helmet niya, hindi naka-classic yung helmet. So, yan o. So, ang ganda, di ba? Siyempre, pag ganun ang suot mo, kasi related sa classic style na vinduro, or scrambler, or bobber, or any kind of classic yan, pwede siya. So, yan naman yung mga vinduro, vintage na pang motor. Perfect din yan sa dyan. Di ba? So, yan. Okay, so dito naman, sa part na to, nandito din lahat ng mga gloves from OZX Mbuto Classic, tapos sa OZR, yan. So, I think we have more than 10 SKUs for the gloves. Of course, made in Philippines yan, made in Mandawi City. Tatak talaga sa atin yan, tingnan mo. Pati yung ano niya, yung packaging niya, so may ano talaga. So, lahat dito may naka-packaging talaga. So, scarf yan, mga dyan.
Then, dito sa baba, halo-halo na rin may bag. Ito yung latest bag namin for Oz Racing eh. Ito yung leg bag. Nakita nyo siguro to sa ano, sa ano ko, sa website. And then, papakita ko sa inyo mamaya future and check nyo yan below. Okay, so dito naman yung backpacks. Hindi lang siya waterproof as of now. Pero, maybe later on, mga next month, magkaroon tayo ng waterproofing yan. Waterproof. So, gear bag na medium size. Yan. Backpacks. Meron tayong backpacks. Pati, ano, guys, para sa Vinduro, yung mga duckbill na ano, tawag nyo, visor, meron tayo. Then, dito, ito yung OZX Moto Classic namin na ano, na hoodie. Plain black lang siya. Pero, perfect to para sa mga malamig na lugar. So, yan. So, meron tayong mga parang siyang maong, pero hindi siyang maong, guys, jersey lang siya. Denim style, tapos flannel. Yan, maong style. Pero lahat yan mga jerseys. So guys, ito yung sinusuot ko kagabi. Nag-ride ako kagabi. Munta ko ng, ano, ng busy streets. So ito yung ginagamit ko. Yan. Match kasi yan sa Vespa ko eh. Na kulay blue. So yan, yun yung, I think that's Marie Lucky. Check natin. Ah, hindi. Trans-Central Highway jersey. Tapos, yan. Mga sa lifestyle naman yan. So dito may mga pads tayo. Kung halimbawa ayaw nyo yung pads na padala ko sa inyo, you can upgrade naman. You can buy. Tag 850 na lang yung set niyan. Okay? So dito naman, medyo na salip, na ano lang siya, natakpan ng bisikleta. Ito yung mga helmet bags namin. Then BMX ko, nilagay ko lang dyan kasi wala nang malagyan sa bahay. Pati yung bike nandito. Kasi ginagamit ni Gilbert yan pag nagpunta ng ano, palengke, namili ng tinapay or mag-deposit or ano. So yan, yung custom bikes ni Old Fart Garage. Kay Nono yan. Okay, so pakilala ko sa inyo si ano pala to, si Ken. Ken Wan. Okay, si Ken Wan. So dito, meron tayong mga backpacks. Itong mga backpacks na to, sinisale na natin. Magkano na lang itong backpacks, Bert? Dito? I think naka 50% ba to? Guys, you can check naman sa website namin, www.osracingmotolifestyle.com. Naka-ano na yan, naka-clearance sale na yan. You can check sa clearance sale sa aming website. So, ito yung mga caps namin. Yan. So, a quick ano lang, kasi alam mo nyo naman, yung iba nakakalimutan na yung tindahan natin. Kasi marami na kasing nagbukasan ngayon ng mga apparel-apparel. So, that's normal. Ganun talaga. That's business. No? So, anyway, papakita ko lang sa inyo kung gaano karami gaano ka-wide yung range ng products namin. Okay? So, dito, nandito tayo sa adventure section, no? Yeah, yung kanina ipakita ko pala sa inyo, yan yung OZX Moto Classic section. Tapos dito naman yung mga accessories, tapos dito naman yung bags and Oz Racing Moto Lifestyle. Halo-halo na yan dyan. Okay, tapos may kunting naka-display na motor. Yan. Then dito naman yung mga pang-sale. Balikan natin yung pala yung ano, yung adventure. Actually, pang-adventure, lahat na mga adventure gears nandito. Mula sa Sagada hanggang sa pinakabago natin yung Cardungla. Cardungla, it's the highest motorable pass in the world. Alam naman natin yan. That's sa Himalayas. So, itong jersey na to, isa pinangalan ko ng Xiangla. Guys, hindi ko talaga ito, memoryado ko talaga lahat yan. Kahit tatanungin mo ako, kahit wala ako sa tindahan, alam na alam ko mga detalye ng mga pangbenta ko dito. Okay? So, Xiangla, second, ngayon hindi na siya second eh. Third highest motorable pass na siya kasi meron ng mas mataas ngayon sa Cardungla. Okay? Yan si Cardungla. Ito yung gagamitin din namin ng Himalayas. So, kaya may ano siya. May siya itatak siya na
Explore Ladakh. Actually, Explore Ladakh, magkaroon din ng t-shirt yan. Abangan nyo. It's a cotton t-shirt and meron ding, ano yan, merong tawag dito. May dry fit din. Okay. So, dito tayo sa baba, makikita nyo, yan mga scarf namin. Yan, ano yan. Lahat may story yan. Okay. So, may tawa. Lahat may story yan. Then, ito. Ito yung Futula. Tapos ito yung mga ano ko, mga dating rides ko na meron talagang scarf na pangalan. So may gloves din tayo for adventure. Tapos ito, Bert, tanggalin mo to sa mga plastic, Bert, kasi pangit kasi tingnan kung naka-display na. Tanggalin mo sa plastic, okay? Walang naka-plastic dito. Ito lang siguro yung scarf, mga iilan, pero maglagay ka rin ng kung hindi naka-plastic. Please, ah. So dito, mayroon din kami binibenta na MRE. So this is good for 1 meal, no? Like for example, mag-adventure ka. So habang nag-adventure ka, tapos minsan kasi hindi natin maiwasan na may mga lugar na walang binibenta na pagkain. Okay? Just in case for emergency, kung wala ka na talagang makain kaysa kakain ka ng talabos ng bayabas. So guys, yan na magbaong ka niyan. Huwag mo kakainin, lagay mo lang sa bag mo, sa dry bag mo or ano, akin na char. So ito pala, sa dry bag mo, pwede mong dalhin yan anytime pag mag-adventure ka. So ito pala yung ano namin, bago din, isa leg bag, Cardungla leg bag. You can buy ito, pwede nyong bisitahin dito sa shop, no? Or kung ayaw nyo, pwede kayong dumaan sa website namin. Waterproof yan, guys, no? Kung maglagay ka ng telepono, wallet, hindi ka mawo-worried nito kasi hindi mababasa talaga yung wallet mo at saka, no? 100% hindi mababasa yan. Pag nabasa yan, ibalik mo sa akin, palitan kita ng bago. Okay? So ito yung sa adventure side na mga ano, abangan nyo pala yan kasi magkaroon tayo ng adventure Himalayan ride na naman. That was August 20 hanggang August 3rd, September 1. Yun yung ano namin. Magra-ride kami doon. Abangan nyo everyday. Lalabas yung mga anong kaganapan doon habang nagra-ride kami. At saka off the camera, makikita mo anong nangyayari doon. Okay? So, dito tayo sa gilid. Dito naman, it's more on mga jackets naman to na pang biyahe, pang daily mo. So, nabilong ito sa horse racing motor lifestyle. So, meron tayong Steely 90. Ang design niyan, ito orange is more on pang KTM, ito most more on pang Honda. Ito naman is a combination, depende na sa iyo kung ano yung gustong kulay mo. And then sa gitna nito, guys, merong parang memorabilia. So, kung nakita mo, ito yung mga ginagamit sa Tibet. Then yung prayer flags and then yung mga pictures namin sa Himalayas, yan, no? Kasi dapat itong mga memorabilia na to dapat doon ko ilalagay sa doon sa may adventure. Kaya lang medyo masikip na dito ko lang nilalagay. So may mga pantalon din kami, guys. May nagtanong sa website, sabi niya meron ba daw tayong pantalon na hindi insert yung ano lang, yung boots na sa ilalim. Yes, meron tayo. Nakita ko, nabasa ko yun eh. Sinagot ni Gilbert yun, pero hindi niya alam na ito yun. Meron tayo. Wala tayong, walang ano. Hindi ko lang alam kung kompleto pa ba ang mga sizes niyan. So, ito naman yung, of course, kasama na rin sa lifestyle, ito yung sellable natin na jacket. It's black and may yellong konti. Dispatch Knight V2. Okay, so kung dito sa gilid naman, makikita mo, meron tayong sizing chart. Halimbawa, magsukat ka, alamin mo yung sizes mo. So, dyan mo titingnan. Para kung halimbawa, hindi ka makabili dito, tapos gusto mong bilhin sa online, alam mo na yung size mo. Diba? So, dito sa front naman nito, pakilala ko sa inyo si Ken. Si Ken to ito. Okay, so he's wearing Himalayan Adventure Gears. So actually, ito yung mga gagamitin namin sa Himalayas ngayong August. So, pinasuot ko kay Ken para makita ng
ng mga tao at sa customer na pumupunta dito na ito yung ganito kami ang forma namin pag umakyat kami. Actually may gear bags pa yan eh. Kinuha ko yung gear bags ah. So ganyan yan. Ang mangyayari kay Ken yan. Si okay. Parang ganan. So dala-dala niya yung gear bag at saka siya. Oh, tingnan mo. Gaano kalaki yung gear bag namin? Yan ang gagamitin namin sa Himalayas eh. So, di ba? So, yung mga nag-sign up sa Himalayas na ride, actually, meron na silang customized na bags. Katulad nito, bag ko do eh. Nakalagay na yung pangalan. Di ba? So, hindi mabubura yan. So, ibig sabihin, ang meron na ganyan, yun lang talagang nakaride doon sa Himalayas. Okay, so dito tayo, ikot tayo. So, from dito, ano natin sa right side, makikita din natin yung mga classic na helmet. No, medyo nahalo-halo na kasi ito eh. Dito na rin yung parang mga entry levels namin na jackets. Tapos ito yung classic natin na jackets for mga bobber, ano pa, scrambler, ng gustong bumiyahe na protected sila. Ito yon. So, lahat ng mga jackets natin guys, 100% padded na yan. Okay. So, yung iba kasi nagtatanong, ano ba yan? Easy standard ba yan? Ano ba yan? Okay, tanungin ko kayo. Sagutin ko kayo. Hindi siya easy standard, pero ginawa namin yung padding namin na the same nung padding na ginagamit that was the earliest jacket na mga ginagawa. Kasi, basic pa tayo eh. Diyan pa tayo, nag-umpisa pa tayo. So, yun ang ginagamit namin. Pero, nakakatulong din yan kaysa wala kang jacket. Kasi karamihan ngayon, maraming, medyo maarte na sila dahil sa technology. Medyo late lang tayo konti, pero in the future magkaroon tayo niyan. Kasi lahat ng mga jackets natin guys, no? Sabihin ko sa inyo, removable pads yan. Kung medyo maarte kayo sa pads, you can buy naman, mag-upgrade kayo, meron akong binibenta na pads dito. Palitan nyo. Just for free lang naman. Kung gusto mo mag-upgrade, meron din tayo niyan. Di ba? Okay. So, dito tayo sa kabila. Ganun pa rin. Makikita natin. Then, ito yung pinaka, ano namin, parang, anong tawag dito? Yung corner na pang memorabilia. Teka. Ayusin ko muna itong bag. Sandali. Oops! Yan. Okay. So, yun. So, itong corner na to, so ito yung mga mostly na ginagamit namin sa Himalayas. Okay? From jerseys, dry bag. Itong dry bag na to is waterproof to ah. So, 100% waterproof yan. Hindi mapasukan ng tubig yan. Guys, kung pumasok ang tubig yan, ibalik nyo sa akin, papalitan ko kayo ng bago. So, of course, yung t-shirt na Cardungla, Siangla na jersey, meron na tayong adventure hammock. So, yung helmet, dito for sale ha, medyo nasira na lang to. Ano to, example lang yan, yun ang ginagamit ko for Himalayas. Okay, so dito yung leg bag na waterproof, ito yung toiletries bag. So, pakita ko sa inyo, anong itsura niyan. So, yan. Yan, pwede nyo ilagyan ng mga gadgets nyo, pwede yan. Or yung toiletries nyo, like mga toothpaste, sabon, shampoo, whatever, ano pa yung gusto nyo ilagay. So, dalawang scarf, futula, at saka yung isa, ano to, futula din almost. Pero dalawang klase lang, parang gray. Medyo dark at saka gray. Tapos yung ito yung motosacks. So, yan. Yan kami yung mga tatlo na umakyat dati sa Himalayas. So, yan. Okay. So, siya pala, after the ride, magkaroon din tayo ng coffee book na ganyan. Okay? Yan yan, oh. So, I don't know ilang page yan. Pero, sa this ride, I think magkaroon ng mas maganda pa niyan, mas makapal. Okay, dito naman isa limited jackets to for pang-classic naman to. So, limited lang to. Ito na lahat ang natira eh. So, yun.
25 jackets lang to per size. So hindi na ako nag-produce ng sobrang dami niyan. Kasi pag nakabili ka niyan, tago mo na. Baka darating yung panahon, bibilihin ko yan ng mahal. Di ba? Okay, so yun yun. So ulitin ko, ito yung parang pinaka center ng shop ko. Tapos iganyan ko lang. So from left side, kung nakaharap ka, left side. Tapos ito yung center. Tapos nandun yung adventure. Tapos yan. Tapos dito naman yung, ito pala yung suit, guys. Sandali lang, i-ano ko lang. Itong suit na to, ito yung last na mga suit na nagawa namin. Actually, ginagamit to namin sa circuit before, but ngayon ginagamit na lang to na, sa longboarding. Yan. For the last nga gamit niyan, ito na lang yung mga natira na mga ginawa ko eh. So iba nabenta na, hindi ko na makita. So ito naman yung Moto Division jacket. Very limited edition din to. Ito, bira lang to. 15 pieces per size. So ito na lang din yung mga natira. Guys, kung gusto mong mag-collect or mahilig kayo sa classic, punta kayo dito. Pakita ko lang yung mukha nito. So yun yung front niyan. And then yun yung back. Kung makita nyo guys, kung familiar kayo sa Japan, merong isang brand na parang inspired sa isang brand sa Japan. So pwede nyo i-check yan. Ganyan. Okay, so ito yung lugar na pagpasok mo, no? So yung makikita mo sa right, makikita mo sa left. Sa left naman, ito yung mga gadgets natin for coffee. So yan, nandyan yung mga pictures ko. Then, magkakape tayo din dyan. No? So, actually, tinimplahan ako. Ito yung kapihan natin. Ito yung pinaka-ref natin, yung Red Bull. Of course, sponsor natin yung Red Bull. So, thank you pala sa Red Bull, no? Sa binigay nyo na ref. Napakaganda. Maraming may gusto niyan. Pero hindi ko talaga ibibigay yan. Kasi, ano yan? Bigay ng Red Bull yan eh. So, no, wala kayong mabibili niyan sa market. Maliban lang kung sundin nyo yan. Pasundan nyo. So dito naman, ito yung tower ng O6 Moto Classic na pang motocross at saka O's Racing na pants, andyan din. So sa labas may video dyan. Saka pala, inumin ko muna yung coffee ko kasi lumamig na. Kanina pa to eh. Si Gilbert nag-break muna ako, guys. Sarap talaga ng kape. Balik tayo. So yun, pag pasok mo, ito yung right side, yan, nandyan yung counter, tapos ito, dito naman, pasindihan nyo na yung bag ko, nandyan. Ito naman yung tower na yan, nandyan yung mga pang motocross pants natin. Dito naman, ito yung binili na Panarea. For sale to ah, it's 90, magkano yung Panarea, Bert? 95,000 lang. So yan na lang natira guys. Malakas to sa akin. Yan na lang natira. Nakabenta na ako ng 20 niyan. Puno to dito. Isa na lang natira. Matawa si Gilbert. So, yan yung flannel style. So, yun yung nakaharap sa kalsada. That's ano. Ang street na yan. That's yan street na yan. Ano yan? President Quirino Avenue. So, ito naman yung motor ko na hindi ko na ginagamit. Tagal na. Nag-lobot na to. So, kailangan ko ng mekaniko. Shout out pala kay Danny Agustin. Danny, pakiayos naman ito, Dan. Yung Agusta ko, hindi ko na nagamit kasi na-disconnect or ayaw mag-charge yung battery tender niya. Ayaw ko kasi masira yan. Sayang. So, that's brutally 800. Okay? So, yun. So, yun yung shop ko, guys. Oops, dito pala, sa pagpasok mo dito, papuntang counter, sa right side, merong isang box na hindi nakatupi yung mga item dito. So, ibig sabihin, mga sale items ito. Okay, sale items, nasa ano na lang. Ito yung presyohan niya. Check nyo na lang. Until supply last yan. Okay? So, yan. Meron tayong mga t-shirts, adventure, Moto Classic. Ito yung general na car. Marami pang iba. Okay. Yan. Ikot ko ulit kayo ha. One more. Ikot ko kayo.
So, start tayo dito. 1, 2, 3, yan. So, yan yung forma ng tindahan ko. Yan. Okay, nandyan yung motor. So, dalawa na lang motor ang iniwan ko dito kasi masyadong masikip na. Kasi mga last month, puno ito ng motor eh. So, inuwi ko na yung iba. Meron pa pala tayong mga t-shirt dito sa ilalim. Oh. Yan. Dami, dami. Guys, pag mahilig talaga kayo or mahilig kayo sa mga apparel-apparel, malulula kayo dito guys. Nandito lahat. Kung ano yung mga hinahanap nyo at saka hindi hinahanap nyo, makikita nyo dito. Alright. So guys, thank you for watching. And then, I hope you guys na makita ko kayo dito na pumasyal sa shop. See you next time. Bye-bye.